Rizal. Laguna. And later, we will show our clips and road trip videos. And so, without further ado, let's get started! Dine, ang magandang dilag ay nag-aayos ko na. Anong inaayos mo? So ayun, natanggal ko na yung gulong. Kasi tanggal na yung kanina. Nauna na yung kinusubol sa dicing. Kami ay nasiraan. Kami ay nasiraan. Pero masaya pa rin. Oh, kanyari. Marupok yan, kasing rupok mo. Ano? Marupok yan, kasing rupok mo. Marupok yan, kasing rupok mo. Tado! Bitawan mo nga, Kim! Bitawan mo nga! O, Des! Bitaw! O, yan! Erica saves the day! Church. So ito isang Roman Catholic Church na matatagpuan dito sa Tanay,
ay na-construct bigla noong 1773 and nakompleto siya after 10 years noong 1783. In 2001, dineklara siya bilang National Cultural Treasure Church by the National Commission for Culture and Arts. This church is also among the five jubilee churches of the Diocese of Antipolo. Church of Tanay, the ecclesiastical administration of Tanay, belonged to Dililia up to 1606 when the first church was built. The town moved to San Antonio in 1620, but was transferred to the site in 1640. The present church was completed in 1780. So, November 11 po yung anniversary? Yes, foundation anniversary ng simbahan ito. Sino po yung ano, yung pinaka nagtatag po ng... Nagtatag? Ito ay ano, yung una, pinapagkasundo ng mga taong bayan na magkaroon ng simbahan. Yung simbahan itinayo ay made of light materials. Bogon, bamboo, pero nasunog yun. And in year 1720, in-start ng tayo yung simbahan na bato. So, natapos yun, 20 or 30 years. Yung ano po, yung pinaka, yung di ba po ang daming patron po dyan, yung pinaka main na patron po ninyo? Ang aming patron ay si San Ildefonso ng Toledo, yun o, sa gitna. St. Ildefonso of Toledo, Spain. Ngayon, yung mga nasa kabilang side, yan yung mga santo na inilagay talaga dyan para sa pag-pray. At mapapansin nyo, most of the saints are Franciscans. Bakit nga ba siya tinawag na Jubilee Church? Kapag doon ka nagsimba, during its Jubilee year, most of the time, at talagang gano'n ang nangyayari, absolution, matatanggap yung pagpapala mo. Kung meron kang gusto humingi sa kanya, ayon sa kanyang kalooban, sa parang makabubuti sa iyo, matatanggap mo yun. Kaya siya naging Jubilee Church. Lahat ng kung ano mong gusto sabihin sa kanya, karaniwan nagagrant kapag Jubilee Church. Yun ang meaning nun. So yun guys, may nakausap kami isang parang siya yung namamahala dito. Siya na nagsabi lahat as in. So guys, pupunta na kami sa aming next destination which is Ricarina sa unahan ng Taranac Falls. Bali, lalabasan muna namin yung Taranac Falls kasi pupunta muna kami doon sa next destination. Pagkatapos doon, Taranac Falls. Grabe, sobrang paangat ng daan guys. Tuman talaga dito. Expect na unexpected guys.
na-search namin. Grabe, tingnan nyo. Hirap na hirap yung tricycle. So, hindi kaya tayo ng tricycle namin. Iwan kami na ng tricycle. As in. Tricycle. Expect the unexpected. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Ako'y nasa likod. At medyo... Layo-layo pa yata. Patigil siya. Never yung tricycle namin, ayun, nandun na. Grabe, ang... Ayun, naambun po ngayon. Naambun-ambun. Hanggang ditong palda kasi bawal talaga, sobrang sacred na guys. So ayun mati kanina eh, makalimutan natin doon yung Mary Sacred Trail or tinatawag na S-Trail na kung saan habang naglalakad tayo doon ay dapat ikaw ay nag-pray through inside na lang yon, hindi mo na kailangan na doon. Bawal maingay, as in ang daming ano talaga niya bawal. So before yan po ngayon, meron pang tinatawag na Rica Rihina din sa Quezon City, which is 30 foot lang siya. Kaya dyan yung tinayo kasi nung inano nila yung Rica Rihina, kasi 30 foot lang yung sa Quezon City, naghanap sila ng magandang pagtatayuan na kanilang ministry, which is here in Tanay, na kung saan tinayo yung pinakamalaking Rihina rin. Rihina Rosary or Rihina Rica. 71 foot yung laki niya. Sobrang laki niya dito pa lang, guys. Lalo na pag papalapit ka doon. Tapos, may makikita tayong chapel doon mamaya, guys. Mamaya na, ha. Hinihintay pa po namin si Erica kasi kailangan niyang magpalit ng outfit. Tara! Pakita mo muna yung palda niya. Ay, sige, iangat ka na lang. Ay? Queen of the Holy Rosary. Yan ang tawag niya. Sabi ko, Mary Sacred Trail or pinatawag na S-Trail. Guys, sagrado, sagrado. So, dapat huwag tayong maingay, guys. So, here we go. Nakangiti yung mukha.
Ito guys, alam ko, bago ka pumasok, bawal ang sapatos. Mag-shopping kasi din sa baba. Bawal ang sapatos, bawal ang phone. Chapel na ito is tinatawag na salute, which means sanctuary of universal and love and devotion. Kung saan, in Ilonggo word, salute means enter, guys. Enter. So, di ko malakasan yung boses ko, guys, kasi sobrang sagrado talaga. Makikita niyo yung mga tao, guys. Sobrang napaka-discipline. Kumbaga, pupunta ka dito dapat. Well-disciplined. Ayun, makikita nyo guys. Tingnan nyo na lang guys. Every color may na ito guys, may meaning. Blue means Thanksgiving. Tapos itong pink, love and family. Well, yung violet is for financial. So, I pray for sana lahat na ako. There's a so guys, natapos yung aming nakakapagod na pag-akyat, but worth it. So, yun. Kung paahon kami kanina papunta, paahon din kami. Talos, nakakahingal guys. As in, saput na talaga siya ng mountain na Tanay kung... And sa hills naman yung ano, Bintuin of Holy Rosary siya yung nakakapagod guys. Pero sobrang sulit. Worth it. Lalo na to. Libre palda. Hindi kasi guys, gato, explain ko ha. Sagrado, napakasagrado niya, grabe. Dapat yung suot mo, hindi sandal, hindi mapabakuna daw. Dapat so, formal, tapos below the knee. So, eh yung akin, kalahati, kita yung niko, kaya pinasuot yung palda. So, are you excited to our next destination, guys? Yes! Just cheap on watching.
Grabe, yung tipong gutom ka na, ayaw mo na kumain, gusto mo munang maligo. Pumupos na ka sa sceneries nila dito, ang ganda sobra. And may sabihin na ako sa kanyang konting trivia na ang Daranak Falls ay galing sa salitang danak. Danak means slow, or the danak ang dugo. So katatak po ang isa, ito ang halo. Barangay Sampalo sa Rizal. Only 50 pesos, makakapasok ka na yan. And personally, ito yung ay ano, walang nagmamay-ari dito, kumbaga, may-ari ko lang buong Tanay. Government yung may-ari sa kanya. Tanay and school. Tapos ngayon, ang daming bawal. Bawal ang mga plastic. Ang bawal. Bawal. Bawal ang mga plastic. Bawal. Sobrang pinapakalagaan nila ito. Kita-kita naman yun sa anggit na tagalan niya. Something to steal it. So, nung nakita niyo yung park light, yung park na yun is 14. 14 foot ang taas niya. 14? Malungkot doon. Sobrang saya. Sobra. Ang lalim. Sobra. And guys, meron ako na research na dati daw ay pinagdadebatehan to ng mga taga ng mga residente ng Tanay kung sino yung magmamay-ari sa kanya. Pero ngayon ay napag-anuhan government na lang of lahat ng taga Tanay ang magiging may-ari na itong Daranak Falls. And now guys, dinarayo talaga siya guys. Sobra guys, ang dami. Dami. So, ang layo ng daan nyo siya, malayo talaga, pataan, pababa, pero worth it. It's always worth the wait. Alam nyo guys, ang dami ang turista dito, mga indisera, my nose is bleeding. My God. Well, I'm eating. Bleeding! Pero, Oh, mga... Ayan. And, guys, alam nyo, kahit sobrang layo niya, mawawala talaga niya yung pagod mo. Kasi, saka iba talaga yung falls na nandito. Iba yung nabibigay niyang saya sa mga turista. Pero guys, if kaya pa lang time, ay pupunta tayo sa ating next destination maya-maya. At ayun ay ang Kalinawan Cave. At doon, marami din kami ipapaliwanag sa inyo na mga history ganun at more about dun sa cave na pupuntahan natin. Kaya guys, kung gusto nyo mapanood, just keep on watching. Ang ganda. I love Tanay! I love Tanay! Oh,
masyado nakapag-vlog sa loob kasi ang dilem, hindi nyo rin kami makikita at hindi rin namin matuturo sa inyo yung mga stalactite yung hindi pwedeng hawakan kasi stalactite hindi pwedeng hawakan kasi maas daw yun acid. Maasid. Tsaka, yun nga, iulitin ko lang ang mga sinabi ng ate. Diyan sa Kalilawan Cave is, mga, marami nang nag-shooting diyan din. Yung mga bayani natin, diyan din. Yung ibang bayani natin, diyan sila nanirahan. And kilala niyo ba si Macario Sakay? Yung Macario Sakay is, yung... hindi siya nakilalang bayani eh. Pero, din siya, marami rin siya nagawa sa akin. Diyan daw siya nagtago ng 6 years ba? Six years. And guys, tsaka guys, isang trivia lang na yung Kalinawan Cave is ginagawa rin siyang daan dati sa iba't ma na patungo sa iba't ibang lugar. Kung alam, sabi ni tour guide, ang lalabasan nito is yung sa may... Isa doon yung Wawa. Yung Wawa sa may Montalban. Bali 7 layers. Oh guys, Bali 2 layer lang inaikot namin kasi masyadong mapupit yung 3, 4, 5, 6. Tsaka masyadong malayo kasi it took 9 to 10 days bago malibot yung 7 layers. Yes. Grabe nung pumasok ka dun guys, parang ikaw yung katipuneros. May experience mo talaga. Kikilabutan ka talaga. Ako, natakot ako. At saka nakakatakot kasi sabi nung tour guide namin, be careful kasi baka mawakan namin yung stalactite. Kasi diba acidic tayo, kukunin niya yung acid natin sa katawan. Kasi dati may mga paniki doon. Kaya lang nawala na sila kasi nabubulabong nga sila. Ng mga guests. Nakakalungkot din siya. Pero one of the best experience yung nagpunta kami dito sa Kalinawan Cave and willing to come back. Yes, willing to come back to continue the 7 layers. Experience. Yes. Yun, kung bakit nga siya tinawag na Kalinawan Cave nga pala, bakit hindi madilim or hindi malinaw kasi doon nagtipon-tipon ang mga katipunero at ang Amerikano, doon naganap yung agreement nila. Ay, Hapon. Hapon para linawin. Kaya tinawag siyang Kalinawan. At hindi po kay C po yung Kalinawan kasi nung mga panahon ng Espanyol ay wala pang K. Espanyol guys. Although, yun lang yung vlog namin. Sana may natutunan kayo guys. Travel while bye! Bye, Powerpuff Girls! I'm Blossom, always I'm Bubbles! Awesome. And Buttercup! Bye-bye! Isang ikot naman yan mga Powerpuff Girls! So, yun guys! So, yun guys, ang saya-saya lang kasi first time namin mag-travel, magkakaibigan dahil sa history. And hindi lang siya basta travel, ang dami naming natutunan. At saka, hindi lang yung yung pumunta kami doon na dahil gusto namin makita yung place na gusto namin puntahan, kundi para alamin din yung mga history behind it. Lalo dun sa first destination namin, which is sa Ildefonso de Toledo Church. Ayun nga, sabi nga doon, pagpasok mo talaga, kakaiba talaga yung church niya. Although, masasabi mo, pare-parehas lang naman yung church, pero hindi. Pagpasok mo doon, ang ganda, halatang matagal na talaga. Ilang taon na nga yun? It's 412 years na siya. 412 years siya. Ayun nga, diba, isa siya sa Jubilee Church na sabi nga doon, pag nagsimba ka doon, matutupad yung kung ano man yung hiniling mo sa kanya. Hindi, magagrant. Kasalanan mo. Makakatawa. Ayun. Yan, isa na rin yung magagrant doon. Tapos, ang dami niyang santo doon, guys. Ilang santo nga yun doon sa mahiling walang hanggang. Kasi nakita niyo naman sa video. Nakita niyo naman sa video, di ba? O, alamin niyo doon. Ildefonso ang kanilang main na patron doon. Doon naman sa Regina Rica, guys. Yun, unexpected yun. Hindi dapat kasama yun sa vlog namin. Kasi since na nandun naman na kami,
Di naman namin ina-expect na sobrang layo nun, as in sobrang layo, dapat yun ang pinakahuli namin pinuntahan. Eh wala, napapunta kami, pero worth it. Yes, pagdating mo nun hindi mo magalaman kung ano yung sabihin mo kasi ano kayo parang... Amazed. Yes, tapos parang yung ambience ba parang kikilabutan ka sa ano sa mga makikita mo. Hindi yung kilabot na nakakatapag, hindi yung ano, kilabot na mga... For all of person na gustong mag, ano, yes. Sacred place siya, pero pasyalan na din. Ang ganda doon, guys, malayo nga lang. Ang taas nung bundok na talaga siya. Ayun nga kung bakit din siya nilagay, kasi di ba nga, ano, naghahanap yung, sa Quezon, may Rihina Rica Rosary din. Pero naghanap nga sila ng... Huwag mo na yung discuss mo na din. Ano ba yun? Ikat mo na lang yan. Ikat mo na lang yan. Yare! So, next naman is yung... Bakasyonan. Yes. Doon naman sa bakasyonan, ang masasabi ko lang doon is... masyadong mahal. Mahal, pero bakasyonan talaga. Relaxing, very relaxing. Yes, kasi ang nagpaganda doon yung mga attraction niya na bali inspired. Then yung swimming pool na yung harap niya is talagang kung makikita niyo yung harap niya, yung view niya, is talagang mga bundok. Tapos mga nakaka-unwind lang sa sarili na makita mo yung ganun habang nag-chill ka, ganyan. Tsaka mayroon silang mga extreme activities din na ino-offer sa mga tao. Yes, one of the best na pinuntahan namin sa lahat. Talagang wow talaga ako doon na pinuntahan namin yun. Kasi first time kong makakita ng falls talaga sa tanang buhay ko. And that is why na parang napa-amaze talaga niya ako kasi napakaganda niya talaga. Ako second time around ko nang pumunta doon. Pero that second time, di mawawala yung pagka-amaze mo doon sa falls. Sobrang ganda kasi talaga. Yung tipong kahit di ka marunong lumangoy, mapapalangoy ka. Parang inaakit ka ng tubig. Then, yung last na pinuntahan namin is yung Kalinawan Cave. Which is, napakalayo din niya at napakaliblib din nung daan, rough road. Then, ang hirap talaga pumunta dun sa mismong cave kasi hindi mo alam kung hanggang saan ba yung i-drive ninyo kasi napakalayo niya talaga. Pero nung nandun na kami, yung parang unexpected na lang talaga na biglang tatambad sa'yo yun. Yung parang sa unahan, parang wala lang. Kasi tas yung daan niya, sobrang rough road niya. Masisiraan ka talaga. First time makapunta. Tapos pagdating mo doon sa mismong yun, meron kayong tour guide na makakasama. That's why na marami kami natutulog kasi may mga nagpaliwanag din sa amin about yung sa lugar na yun. Although inaral din naman namin yung history na yun. Kasi yun nga yung last destination namin kasi yun yung boom. Kasi nga doon nagtago ang mga katiponeros dati. At hindi lang siya katiponeros, including din si Macario Sakay, nag-stay din siya doon. Siya yung last. Yes. And nagsushootingan din siya ng mga artista. Si Nacardo, ang galing lang. Mm-hmm. Yung mga tinaguan ng mga katiponeros. Ayun nga kung bakit nga siya naging Kalinawan Cave. Yun, natutunan din namin. Sobrang sayang experience. And unforgettable talaga. Na parang yung tipong hahanap-hanapin, mababalik-balikan mo. Yun. So, that is all for our unforgettable vlog. Travel vlog. Yes. And hope you like it.